Isa po sa matagal nang usapin sa liga ng PBA ay ang salary cap. Ito po ay ang pagbibigay ng limitasyon kung hanggang magkano lamang ang pupwedeng ipasweldo ng isang team sa kanyang manlalaro. Layunin nito na ibalanse ang liga para nga naman hindi kunin ng mayayamang teams ang lahat ng magagaling na manlalaro sa pamamagitan ng pagbibigay or pag-aalok ng mas magagandang offer or pasweldo. Magre-resulta sana ito sa mas competitive na mga labanan at magbibigay daan upang mas lalong tangkilikin ng mga fans ang sinasabing bayan ng superstars. Sinasabing nasa 50 million po ang salary cap ng isang team kada taon. Ito ang perang pwede mong gamitin para makakuha ng mga manlalaro, bumuo ng team at mag-offer ng mga kontrata. 420,000 po maximum salary para sa mga tenured or veteranong players kada buwan, pero dati po umabot pa nga ito ng 500,000. Samantalang nasa 200,000 po per month ang mga baguhan or rookie. Dito po madalas magka-problema. Imaginein mo nga naman 200,000 per month ang sweldo mo kapag na-draft ka sa PBA, pero kung makakakuha ka naman ng offer sa ibang liga kagaya ng sa Japan, eh kung minsan mas malaki pa nga sa maximum salary sa PBA. So ano nga ang pipiliin mo? Kino-question pa nga ng iba kung nasusunod nga ba ang salary cap, lalo na sa mga teams na loaded ng mga, well, alam nyo na. Kaya naman kung ano-anong paraan na ang naiisip ng liga upang maiwasan ito. Nandyan na din po ang itataas ang salary cap, aalisin na lamang or babaguhin. Pati na rin po ang rules sa UFA or Unrestricted Free Agency ay iniba. Layunin sana nito na mas makapagdesisyon ang mga manlalaro kung saan team sa tingin niya ay mas aangat ang kanyang laro, mas kailangan siya at mas magagamit. Taliwas po ito sa tradisyonal na kontrata na nakagapos ang player sa kanyang mother team, na kung may offer sa kanya sa ibang team ay pwede lamang tapatan ng kanyang kasalukuyang team upang ma-retain siya. Pero sa kadalasan po, sa bandang huli ay na-i-trade din ang ganitong player. Ito rin ang minsan dahilan kung bakit may mga dekalibreng player na binubulok lamang sa bench. Kaya lang po sinasabing naaabuso naman itong bagong rule dahil nga imbes na mabalanse ang liga ay lalo lamang nagkakaroon ng imbalance. At bakit? Ito po ay dahil ang mga unrestricted players ay mas ginugustong lumipat sa mga malalakas at mayayamang teams kagaya ng sa SMC at MVP. Kahit pa nga po nasa second or third stringer sila, okay lang. So ang ending, the richer got richer, the strong get stronger. At dahil nga sa banta ng mga karatig nating bansa kagaya ng Japanese B-League, Korean Basketball League at marami pang iba, ay minsan ito na ang nagiging priority ng mga college prospect natin at maging mga PBA veterans. At kung bakit? Well, alam nyo na ang sagot. Kayo mga kabasketball, ano ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment lamang sa baba ng video at atin naman itong pag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.